Then our Savior brought him before the king, and the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Judah? And I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and the light and understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men and astrologers have been invoking before me, that they should give this writing, and make known unto me the interpretation thereof, but they could not show the interpretation of the king. And I have heard of thee that thou canst make interpretation and dissolve doubts. Now if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about thy neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be thyself, and give thy rewards to another, yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. Okay, doon muna tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na maintindihan po namin ang aming sa inyo ngayong hapon, Panginoon, na medyo mysterious and pinag-uusapan po ito, Lord. I pray na dito naman din po yung interpretation, so pahinda niyo pong bawat isa, makita namin dahil makita yung sa inyo ngayong hapon, Panginoon. Sa lahat sa mga past victories, Panginoon, bigyan niyo ang victory ngayong event now, Panginoon. Kayo malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po ulit sa lahat. Title po nito is yung kaninang nangyari, no? His, ano masabi dun? Ito. His knee smote one against another. Okay? So, natawa ako dito, every time na yun, nakikita ko to. So, kasi nung, ewan ko, nung panahon namin, yung cartoons, alam yung mga cartoons, huwag takot yung karakter. Anong nangyari? Gusto gumawa ganun. Yung tuhod, gumawa ganun. Yung nakita, eh, no? Ay, gano'n. Diba? So, kaya nabasa ko dito parang, okay ah. Ibig sabihin, totoo yung nangyari ba yun? Kasi nga siguro, lalakad ka, iniisip mo yung paano nakakita sila ng multo dito. O ano ba tawag yun sa, ano lang, itawag yun sa mga ganyang ghost eh. Party lang, hindi man lang buong party na. Pwede nyo lagay doon yung mga ano, paano kayo ma-stolbo. Isang oras tayo dito mag-aaral. Yung mga ano, palagay nyo na lang doon. Yung mga barya, lagay nyo doon. Dagdagan nyo na rin ang 1,000. Okay. So yun pala ay, so mag-focus tayo doon sa takot. Itong mayabang, una mayabang siya eh. Okay. So ito po yung isa mga, patay na po si Nebuchadnezzar. So nasa ano na po tayo, Daniel 5. So naalala pa yung Daniel 1, yung sa diet, di ba? Daniel 2, image, tama ba? Gold. Yung ano. Then yung 3 is Shadrach. So sa fiery furnace. Yung 4, last sa isang week pa. Yung 4, tama? Last, basta kung kailan yun. And yung Beauty and the Beast, di ba? Si, nagbago si ano. Itsura ni Nebuchadnezzar. So, namatay na po siya. Siyempre, nakakilala sa Panginoon. Okay? So, wala na siya. Another king. Ganun naman yung mga yun. Anak niya. So, imagine nyo, yung anak ni Nebuchadnezzar, napakayaman ng tatay niya. So, anong gagawin yung pag napakayaman ng tatay mo? Una, hindi ka magkatrabaho. Pangalawa, isipin mo paano gagastusin yun. So, sino may ganun kayaman dito? Yung sleepin. Yung anak ko po, pinagbibigyan ko lang sa Peter. Pero dati wala kaming ganyan. Naasar ako, sobrang dami na nung ano niya eh. Nabayaan ko lang kasi 100 lang naman isa nun eh. Pero mahal din yung 100, di ba? Ilan na yun? 17. Di 17 na yun. Diba? Namanahin naman ng kapatid niya. Pero alam niyo yung mga bata, pag hindi yan na-train, mas mayaman kayo. Mas mabuti pang ano, hindi na kayo naging mayaman. Okay. Kaya makikita dito, mayabang na si Nebuchadnezzar. Kahit paano, nakakilala sa Panginoon. Kaso, late na. Okay? So, medyo nagtatalo po dyan. Ligtas o hindi. Hindi na tayo tatakil ngayon yan. Pero si Belteshazzar, siyempre, parang BBM to. Okay? Hindi ako Lenin, hindi ako maboto. Okay? Para lang malinaw.
Kaya sabi dito, anong ginawa itong mayaman? At sila'y nagpista. Alam niyo yung pista, di ba? Tayo, kumakain lang tayo. Kundi fellowship. Itong mga to sa mayaman, gagawin niya. Pista yan. Naalala ko yung kay, ano naman, yung next na, no? Si Artaxerxes ba yun? Kay Estel? Yung mas mayaman pa yun. Pero ito, mayaman na rin. So, ginawa niya, dami niyang lords. Mga ano yan, mga crony. And drank wine before the thousand. Inuman. Mayabang yan, mga inum. Mga lasinggero, mayabang yan. Tsaka mga utak na yan. Puro alak na ano. Hindi lahat ha, pero nagpatuloy kayo dyan. Ewan ko sa inyo. Anyway, hindi lang siya ganun yung ginawa niya. Makikita, isa sa mga pinakamatindi yung ginawa niya, kayabangan. So, naalala niya, ano daw? Kasi itong sinibok ko din sa, marami silang sinakop na lugar. So, yung kayamanan, napunta sa kanila, ganun naman yan. Pero isa sa mga, yung mga pinag-usapan natin, di ba, may mga time na naging maunlad yung Israel at inutusan sila na yan, may mga offering sila sa Diyos. Ngayon, may mga vessel yan. Ibig sabihin, mga ginto, mga silver. Ngayon, nakakatapos na natin kay Solomon, di ba? Medyo matagal na. Nung sinabi doon, ginawa ni Solomon yung silver na parang mga bato lang. Sobrang common sa Jerusalem lang. Okay? Kasi talagang dinadala doon lahat ng kayamanan. Malakas sila eh. Eh, ginto, pagdating doon sa temple, parang ganun din ka-common. So, napunta ngayon dito yun. So, anong gagawin nila doon? Wala. Itingnan lang na, yabangan lang yan. Siguro, naisip-isip nito, sobrang yabang. Ah, ito yung mga vessels of the Lord daw ah. Parang bastusin natin nga, parang ganun ginawa eh. Ito ah, ito, yung mga ginagamit nila sa Diyos nila. Okay? Ginawang yan, so ginamit-gamit yun. Ginawa nilang parang binastos ka nila yung mga gamit na ginagamit sa gawain ng Diyos. So saan natin makukumpara to? Okay, saan natin makukumpara to sa panahon natin ngayon? Marami. Pwedeng sa unbeliever, pwedeng sa believers. Pero ito kasi unbeliever, so unahin natin unbeliever. So saan ginagawa yan? So kanina nabanggit yung mga Yeshua na yan. So, itong mga kapatid natin na na-save naman, kaso dyan pupunta, hindi ko alam kung save talaga yan. So, kung tumanggap sila, save sila. Pero, anong ginagawa nila ngayon? So, parang binabastos mo yung inumpisa ng Diyos sa'yo. So, parang ito, obviously, inalaw ng Diyos na masakop sila kasi sa kasalanan din nila. Pero, sagad na to eh. Sana tinunaw na lang nila, binenta or something. Kasi andun pa yan, kaya ngayon, hanggang ngayon sa panahon natin, may mga ino-auction, alam niyo mo yun. May mga mayaman niya, kinokolekta nila yan eh. Kasi wala rin magawa sa pera. Kaya pinagyayabang nila, yun lang ang ano niyan. Kesyo itong item na to, ay sa ganitong year, ganyan-ganyan. Pinagyayabang lang nila. Koleksyon-koleksyon. So syempre, alam mo kung saan ang galing yun. Diba? Na itong mga Hudyo, kahit pa paano, kilala rin sila sa ibang nation. Kasi nga, eh, yung tatay lang ni, ano, di ba? Last time, natakil natin. In-announce niya sa buong mundo na ibang klase ang Diyos ng mga Hudyo noong time na yon. At ang Diyos talaga, natunay. So, yung malaking kabastusan to. So, kaya makikita natin mamaya, yabang niya, mapapalitan niya ng takot. So, ganyan din yung mga yan, kayo. Pag kayo ngayon, okay-okay kayo ngayon, bandang ulit, magyayabang kayo, iba ang pananagutan nyo sa Diyos. Amen? So, enjoy nyo na enjoy nyo ngayon, pero wag na wag na babastusin mo yung mga bagay na banal. Salita ng Diyos, yung mga naumpisa natin dito. Okay? Gagawin nyo lang, eh, okay lang yan. Kami may church, kami meron din. Yung mga pinag-usapan, especially kaligtasan, yung doktrina dyan. Eh, ini-imagine ko naman, pinag-usapan nila doon yung wala. Nilinaw natin Yeshua na yan. Sabagay, di ko siguro masyadong natutukan din yan. Pero may mga time na natutukan natin yan, di ba? Mga kulto yan. Tsaka kaya nga meron tayong Judaizer. Pero wala na sila nun eh. So, pag ganyan yan, may panahon ka sa Diyos. O may panahon ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, makikita mo yung judgment ng Diyos. So, makikita natin mamaya. Okay? Tingnan nyo, sino na sino party-party, yung mga lords niya, princess, pati mga asawa niya, daming asawa. So, yung palang, talagang kababuyan na, pati mga concubines,
mga kabit-kabit, inuman nila yung mga vessels of the Lord. So parang ngayon, pag nakikita ko ito, naalala ko itong mga false teeth, mga false churches, the Lord, yan, mga Catholic, tapos Pasko, Easter, tapos kunwari, Kristiyano sila, tapos bibida pa sila, ganun nakikita ko dito eh. Di lang mga ligtas, parang binababoy nila. Tapos ngayon, kaya yung mga tao, no, kondisyon, kasi binaboy na nga ng marami, tapos even tayo ngayon, o ano nakita nyo, binaboy ng iba, ang hirap ngayon kayong paunawa yung tunay na meaning ng mga pinag-aaralan natin. So kaya nga maganda dito, mga bata, nasimula natin. Pero yung mga matanda, minsan, ang hirap niyan. Pero pwede pa naman. But anyway, yun ang ginawa nila, binastos nila, at pinuri pa yung mga Diyos-Diyosa nila. At sabi dyan, ano daw yung Diyos-Diyosa nila? Ginto, pilak, silver, brass, ayos. So, yung sabihin nito, baka mundo po ito. So, nabanggit ko na sa inyo lahat yung mga, ano, di ba? Mga Diyos-Diyosa ng Amway and the like, okay? So, kumakanta sila ng puro pera-pera. Ganun exactly nangyari dito. Okay, believers and unbelievers, yan ang Diyos nila. So, ngayon, okay, sige, happy-happy kayo ngayon, ha? Sige, happy-happy kayo. So, siguro, first time na, ano to sa Bible, eh, naalala ko, ha? Walang ganito katindi na kabastusan na ginawa sa Diyos. So, kaya bagong-bago rin yung, sa kanila din nangyari lang to. Okay, so yung Egypt, sinira ng Diyos yan, sa mouth ng prophet. Pero ito merong isang, dito lang nangyari ito, meron daw pong daliri o pamansan na nagsulat. So wala kang nakitang tao, kamay lang at fingers. Kunwari, meron, ano yung place term? Hindi ko maano yan eh. Hindi ko malalabas na parang design lang. Ano, ito, ang ganda, di ba? Tapos bigla may usulat. Hindi kakikilabutan nun. So nakita pa nila habang sila'y nag-happy-happy. So kaya sabi nila, the king's countenance was changed. Ano ba yung countenance? Masaya kanina, mayabang ka ngayon, takot ka na. Nakakita na ba yung takot ng mukha? Kaya yan na nga, and his thoughts doubled him. So anong ginagawa nun? So sa panahon na siya'y nag-party-party, mayabang siya, medyo alam niya na yan eh. Kahit tayo diyo, pag nag-ayabang tayo, medyo kinakabahan ka din niya. Alam mo na kung anong kasunod niyan eh. Kaya sabi dyan, na-trouble siya, and yun niya, his joints and his loins were loose. So, sabihin, hindi ka na makakilos na maayos. At yun na nga, nangangatog na nga yung kanyang tuhod. So, matindi, no? So, ngayon, anong gagawin mo pagtakot ka? Hingi ka ng tulong. So, pamilya tayo dito, di ba? Sa chapter 2. Na nagtawag na naman siya ng mga Chaldeans po yan, ha? Yan ang pronunciation. So, sayers. So, mga false ano rin niya. Kasi, gano'n, wala na siya matatawagin. Hindi naman siya sa mga Diyos. Doon, kaya iniisip ko rin doon, ano nangyari kay Daniel? So, pang ilang ruler na ba si Daniel nung, ano, parang second na, eh. Tapos ngayon, pinapangako sa kanya, third. So, hindi ko alam. Siguro, alam mo na, narumble yung gabinete or something. Sabi niya, tinatanong niya, sino maka-interpret nito, may sulat. Una, hindi nila maintindihan. Pangalawa, lalo na interpretation. Ano yung sabihin yan? So, parang yung sinabi ni kay lalang si Joseph. Ganun, kasi matalino. Ma-explain ko sa... Ma-explain yan. So, gustong-gusto niya, lalo hari siya. Gusto yung malaman kung ano yung sabihin nun. At siya yung takot na, medyo nagkakaroon siguro siya ng pangamba at medyo parang alam niya na pero hindi niya, gusto niya malaman exactly, ano ba yan ngayon, so yun na nga binanggit lang ulit, siya yung natatakot na ngayon yung queen medyo kahit paano mas matalino sa kanya, babasa ng history or nakakatandaan ng ano siya, hindi niya alam eh kung alam niya yung history, kilala niya si Daniel eh isang generation lang yun eh. Hindi mo kilala yung mga sorbat ng tatay mo. Anyway, yung nanay niya, yung kanyang queen, ay alam. Kaya sabi dyan, so nagsuggest na nga na si
yung nabasa niya dati or nabalitaan niya, mayroong isang Daniel nga na nakaka-interpret ng mga ganyan-ganyan. So, hindi pa exactly nangyari to dito sa kanila yung ganyan tong exactly mangyayari. But still, alam niya, yung dream nga na hindi na sinabi sa kanya, na-interpret niya, ito pa. So, yun na. So, another ano dito, yung mga, pwedeng lesson dito, yung mga tayo. Wala, ikaw ay lingkod ng Diyos, matalino ka, pero hindi ka pinapansin kasi wala kang kwenta sa kanila at the moment. Okay lang, magpatuloy ka lang. Amen? Huwag na huwag kayong ganun na, kasi kahit sa mga pastor makapansin mo yan, gusto nila sa iyong bibida. Hindi naman sila dapat doon, mapahiya ka dyan. Bayaan mo lang. Hayaan mo yung tayo, ganun tayo, di ba? Doon yung pinapublic natin yan, di nga natin yan. Iba, nag-ano pa dyan eh. Magkano lang yan eh, yung sa Facebook. Ads. Gusto nyo mag-run tayo ng ads. Kung kailangan, sige, pero hindi naman kailangan pa. So, wala naman siguro masama rin dyan, pero ewan ko. Ano tayo eh, shy type. Low profile lang. Pero hindi tayo yung, ano. So, si Dania, ginawa niya yung ginawa yung kailangan niyang gawin. Pero naalala, itong mga to, may hindi sila kayang gawin. At may mga kayang gawin ng Diyos, actually marami. Pero but especially sa mga special case ng ganito, sinong tatawagin mo really? Yung mga lingkod ng Diyos. So, handa mo lang yung sarili mo, hindi mo kailangan makipag-ano sa kanila. Kaya sa panahon ni Daniel kasi, wala naman siyang, abdi yung kalooban ng Diyos sa kanya, dun lang siya. Maglingkod siya, pero hindi siya mag-compromise. So, naalala siya. So, ganun lang tayo, ha? Pero ito yung maganda sa sinabi ni Daniel. Fast forward tayo dito. Inulit lang, oh. Magaling ka pala. Sige, ano ka ba? Sige, riregaluhan kita. Sabihin mo lang sa interpretation nito. So, pwede maganda kayo din sabi. Then Daniel answered and said before the king, let thy gifts to be thyself. So, siguro alam niya rin yung mangyayari. After this night, masakop na sila. Kung bigay mo sa akin, kung anong bibigay mo sa akin, wala na yan eh. Amatay ka na mamayang gabi. So, pero ba't niya in-interpret pa rin? Yan ang tanong. Sa atin, di ba? So, I believe, hindi naman mahirap intindihin yan sa atin. Para sa atin. Para maintindihan natin na ang Panginoon, tsaka lingkod ng Diyos, may mga naintindihan siya na hindi naintindihan ng iba. Una yon. Pangalawa, para sa ating learning din. Yan na nga, makita natin. Okay. So at this time, parang pinaalala ni Daniel, basa naman natin kanina, di ba? Ay, hindi pala, no? Hanggang sa 17 lang tayo kanina. Okay lang, so tuloy natin, may oras tayo. So pinaalala ni Daniel ngayon, kay BBM, ginawa ni Marcos. So, hindi ko sinabing ligtas si Marcos, pero yung pinaalala niya, matindi ang Diyos na nagbigay kay Nebuchadnezzar. Amen? Kahit paloko-loko yun, inalaw ng Diyos na maging mayaman sila. So, another lesson yan. Kahit sino pa yan, ang US ngayon, minsan, yabang. E, sakyan lang natin, inalaw sila ng Diyos eh. Amen? Mayabang sila, huwag nating sabayan yung kayabangan nila. Okay, kahit dito, kung sino malakas dito, sige lang. Diba? Lingkod lang tayo sa Diyos. Dahil later ang Diyos ang magbibigay ng reward sa langit at saka sa future. Ngayon, pinaalala sa kanya dito kasi nga, ang lesson sa atin dito, ano? So, huwag kang mayabang. Binigay lang ng Diyos yan eh. Kahit gano'ng agaling, yung pamilya nyo, bigay lang ng Diyos yan. And for the majesty that He gave Him all people, nations, so, ang dami nang nasakop, pinatatakutan sila, nakapangyarihan sila. Galing talaga nila. Pero sabi dito, last time sa Daniel, but when his heart was lifted up, sabi, in his mind hardened in pride, he was deposed. And deposed. Nakapose. Diniposed. Ano yung sabihin nun? Inalis. Diba? Last time, nag-utak hayop siya, diba? At he took his glory from him. So, siya na yung pinakamatindi, nawala. At nagmukha pa siyang hayop, utak, hayop, mitsurang hayop. So, hindi ito maging gustong hayop. Yung mga ganyan po. Mag-judge ka ng Diyos. At yun na nga, inulit lang po yung kwento last time. Para sabi diyan, till he knew that the Most High of God ruled in the kingdom of men. So,
na salamat naman, nagpakababa rin si, ano, at naintindihan niya na, tapos na. Hinto na yung judgment, and later nga, pinamalita niya yung sa buong mundo, at syempre, ang Diyos ang naitaas. Kaso, ikaw, BBM, okay, has not humbled thine heart, yabang mo. Kala mo, alam mo lahat, di mo nga alam na mayroong Daniel. O, sige. Antindi mo, ayan, binulik niya lang kung ano yung ginawa kanina, binastos mo yung mga vessels, obviously, may attachment man sa Diyos yan, natunay. Okay? At ang Diyos mo, mga sanlibutan, mga puro material. So ngayon, kaya, malinaw po yun ha, lahat yung may kinalaman dahil nagyabang siya, todo-todo, dun mismo yung dahilan. Yun mismo yung dahilan, bakit siya husgan ngayon. Okay, so, anong lesson na naman dun? Minsan, pag hindi ka pa umaabot ng ganong kayabang, minsan, dinidelay ng Diyos yan. Yung judgment sa'yo. Huwag ka lang, katulad nito, kunwari, may umayabang na dito, kunwari si DM, kunwari lang ha, umayabang na siya. Medyo na pinaparamdam mo sa kanya ng Diyos yun, tapos hindi pa rin, tuloy pa rin. So, darating yung judgment. Pero kung medyo nakikinig ka ng preaching, yung mayabang na pala ko, pero dapat pala hindi, o di okay yun. Minsan ganun ng Diyos eh. Hindi niya itutuloy yan. Ganun din yun ang pag-aralan natin sa mga kingdoms ng Israel, di ba? So, pinangako na sasakupin sila, pero pag may bumabalik sila sa Diyos, especially yung mga hari nila, na dinidelay ng Diyos yun, wala na siyang pakialam dun eh. Amen? Anyway, ito na yung nakasulat. O, huwag yung susulat yung saan-saan yan, ha? Makasulat yung saan-saan. So, I believe hindi ito nila mabasa. Eh, siguro dahil, siguro, ginamitan sila ng Diyos ng medyo ancient, ano, eh, alam ni Daniel yun eh. Okay, mene, mene, tekel, farsin. Ano yung sabihin nun? Actually, medyo may pagkano sa English yan. Tingnan nyo. So, ito na yung interpretation. Ano yung sabihin ng mene? Inulit pa. Ano yung sabihin yan? Ano yung many? Hindi, parang bilang eh. Parang sabi dito, God hath numbered thy kingdom and finished him. Bilang na araw mo, diba? Yan ang ano natin eh. Ano yung sabihin mo, bilang na araw mo? Kung maliligayang araw mo. Malapit na katapusan mo, husgaan ka na ng Diyos. And finished it. Tekel, ito medyo sa ano naman, sa Tagalog. Parang takal, diba? Tekel, thou art weighed in the balance in our found nothing. Ito, one thing, I mean. So, nabanggit ko later ito, diba? Dati pala, I mean. So, naalala ko may pelikulang Tagalog na ganyan, di ba? Tinimbing ka, ngunit kulang. Alam nyo yan? Ngayon, kasabayan pa rin yun eh. Yung pala, nasa Bible. Huwag nyo rin gagamitin ano yun. Pero magandang, ano yun, nare-remind din tayo. Ibig sabihin, lahat pala ng ginagawa natin, okay, pati utak natin, iniisip natin, kala mo yun, eh, hindi nyo alam, ganito iniisip ko. Tinitimbang ka ng Diyos. Alam nyo ba yun? Ano yung timbang, di ba? So, medyo mayabang, sobrang yabang. Ano yung iba naman? Sobrang kasalanan, medyo tinitimbang ka ng Diyos. Eh ito, sagad-sagad na. Kasi hindi yung kasalanan yung ang ano eh, ibig sabihin ng found wanting, ibig sabihin yung kailangan mo or yung in-expect ko sa'yo bilang hari, pinagpala kita. At kahit pa paano man lang, katulad ng tatay mo, kahit paano nagpaka-humble sa Diyos. Ikaw, wala. Wala man lang. So sa inyo, anong expected sa inyo? Katulad nga yan. At least, sumama kayo soul winning. At least, mag-church. Lalo pag naturuan na rin kayo. At least, di ba? That's the least that you can do. Or ano pa yung pwede nyong gawin? Mag-aral naman, magbasa naman. Kasi very basic yan. Hindi ka nagbabasa sa halip na paganyan ng knowledge mo, paganoon. Pinagpapalit mo yung pagbabasa mo ng Bible sa iba. Okay? So, yung ni Wisha, ibig sabihin, tinignan kung anong klase ba itong taong to. Kahit pa paano ba, ito'y karapat-dapat pa maging hari para baka sakaling katulad ni Nebuchadnezzar later, nagbigay siya ng glory sa Diyos. Walaan eh! Kung sinabing one thing, wala, kulang.
tinimbang, ngunit kulang. Ayan ang gagawin sa kanya ngayon. Hindi nang pwedeng forever na siyang walang silbi, tapos papatuloy. Hindi ganun. Kahit sa New Testament, kung alam niyo yung isang mga ginamit illustration dyan, anong ginawa sa kanya? Di ba yung tree? Anong tree? Fig tree, di ba? So, expectation sa puno, magbubunga, eh walang bunga. O sige, lagyan natin fertilizer, wala pa rin, oh, patuloy na yan. Ang silbi niyan. Ganun din tong hari na to. Okay? Tapos, minsan, tingnan natin yung sarili natin. The last, Peres. Ano yung Peres? So, pwede mo sabihin siguro, malapit sa mga Persians. Kasi, ibig sabihin doon, thy kingdom is divided. Ibig sabihin, divided, hati. At hindi lang hati, talagang tumba yun. Okay? And given to the Medes and the Persians. So, Medes and the Persians, ito yung next na superpower na pa. Pa ganyan, okay? Pataas. Or nagiging powerful, unti-unti na. Okay? So, hinati at yun na. Sila na yung magiging next superpower. At yun na nga mangyayari dito pagkatapos ni Nebuchadnezzar, ni Belshazzar, mamatay na siya. And kasabay nung kanyang kamatayan, nung emperor or hari, yung pagbagsak na rin ang kingdom niya. So, sino dito ang gustong maging ganun? Wala naman sana. Mare, yung ating church, successful na, pero masisira dahil sa iyo. Gusto mo yun? So anyway, parang victory pa rin si Daniel dito. Uy, binigyan siya ng cloth of scarlet. Wala na sa kanya yun eh, pero utos kasi. Tinanggihan niya na nga yan, di ba? Binigyan pa rin sa kanya. Problema, natupad. Ano lesson doon? So, in that night, belta siya sa the king of the Chaldeans slain. Pinatay siya. And Darius and the Median took the kingdom being about 62 years old. So, 62. Patay si Belshazzar. So, ano nangyari sa yabang niya? Wala na. Sino mayabang dito? Kayo, lahat pala. Tayo, misa may kayabangan eh, di ba? Pag nakikita mo nang mayabang ka na, huwag mo nang hayaan na mapunta ka dun sa kalagayan na alam na ng tao, mayabang ka, hindi ka na rin sinasabi yan kasi alam nila, hindi ka na masasabi yan eh. So kaya yung preaching natin, yan talaga yung sa mga ginagamit ng Diyos para maintindihan natin kung ano pang plano ng Diyos sa atin. Men, pag hindi ka nakikinig, parang nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na parang wala akong pakialam sa Diyos, mas magaling ako sa Diyos, hindi ko kailangan ng Diyos, ng instruction niya. Ganun yun. Sa mga Kristiyano, ha? Sana huwag kayong ganun. Kung unti-unti na kayo nagiging ganun, well, ito na kayong warning. Okay? So last is, gusto ko na tingnan ulit yung ating pinaka-topic dito. Pag nakakita kayo ng mayabang, huwag kayo papadala. Amen? Nakakadala ba yung yabang? Oo, kaya nga nga ginagawa yun eh. Di ba? May time tayo, pakita ko pa sa inyo dito yung mga go-boxing. Ngayon, mga ultimate fighting na yun. Picture, tas nga. Wala ka niya, gagawa pa na eksena para panoorin sila. Ewan ko naman itong mga to, nanonood naman eh. Pelikula nga rin yun eh. Ganun yung yabang. Kasi nakakadala yan. Ay, si Pakyo. Nagsasawa yan kahit sa church eh. Kaya ako dito, walang ganun dito. Kasi tinitira ko yan, di ba? Yung baka magkwentuhan pa kayo dyan. Salit ng Bible yung pagkwentuhan natin, soul winning. Lalo mga lalaki, ganun yan. Mga pastor. Ganun usapan nun, mga seryoso. Galing talaga ni Pacquiao, no? May mga ano yun, may mga ano pa yan. Analysis, salamat. Eh, buti man lang kung ano, minsan sa pulpit. Dami natin kailangan pag-usapan. Sa basketball, ganun din. Kaya lalo yan, payabangan yan eh. Nakita mo ba siya, no? Ganda nung laban nung ano. Talagang
Apektadong apektado. Ang lakas nung ano. Nung bata-bata yan. Malakas yan dati. Ubus yung kwentuhan ng mga madalas sa kalalaki yan. Yan. So, pero kahit ako, meaning kasi medyo, gano'n kasi kababayan natin sa Pacquiao, di ba? Kahit paano, magkakaroon tayo ng konting pride ba, di ba? Sabihin, mga Pilipino pala, hindi rin ano, di ba? Hindi basta-basta. Eh, depende nga rin kasi naman sa tao yun. Yung utuwa ka, di ba? Kasi Pilipino, lakas, okay. So, ngayon. So, what? Yung mga mayabang na yan, ito si ano, nasa brand ito si Pacquiao eh. Politika ang inan eh. So, kung tayo maging mayabang, amen? Ano yung mga pwedeng maging kayabangan ng mga Kristiyano? Sa ministry. Diba? Marami ka ng viewers. Marami ka ng member. Ano pa? Mayamang ka na. Meron na kayong ano. Meron kayong property sa alahala. Yayabang ka ba ng mga ganon? Hindi dapat. Baka umabot ka sa ganyan, husgahan ka ng Diyos. Yun ang nakakatakot. Nung pwede gawin sa ating Diyos, napakarami. Sakit, karoon problema yung pamilya mo, di ba? So ako, yun ang kinakatakutan ko. Okay na sa atin yung ano lang tayo. Ginagawa natin kalooban ng Diyos, in the shadows lang tayo. Pero matapang din tayo, ha? Hindi ibig sabihin yan ay hindi tayo mag-iingay. Hindi tayo mag-iingay for the sake of ingay. Amen? Mag-iingay tayo, yung tamang ingay para magising yung mga dapat magising. Kasi katulad yan, ang naiging issue ngayon dyan sa lalanga, kagabi, yung talagang pinag-iisipan ko eh. Kala ko, di na matulog eh. So kasi ganun nga, parang, ano, baptist na dun eh. Basta baptist, huwag mo nito itirahin. Basta parang baptist, parang gumawa rin tayo ng baptist. Parang, ang golden image, huwag mo tatouch yan ha. Eh, ganun ba? Wala nga eh. Bible lang tayo. Eh, paano kung i-penetrate nga yung baptist? Eh, matagal lang ang penetrate ang baptist. Hindi tayo, ano, local church. And then, we serve the Lord. We get instruction from the Word of God. And then, sa local church, we perform the will of God. So, salamat sa baptist. Ang tawag dito? Ang tawag ko dyan, heritage eh. Yung gusto ng tawag dyan. Ibig sabihin, hindi perfect ang baptist. Kaya nga, iba-iba tayo. Hindi tayo pare-pareho. So, makurap yung ilan dyan. Yung iba magpapatuloy. At least, alam ng mga tao, pag may word na baptist dyan, may filter out na agad nila yung ibang mga kalokohan, mga kulto. Yun yun. Kaya hindi natin inaalis yan. Okay? Yun na. Okay, may question ba? So, malapit na po tayo sa second part ng day niya lang. Kinakabahan na ako. Kasi, from 7 onwards yan, masakit na sa ulo. Ka-enjoy lang natin yung hanggang next time. Yun na yung end ng mga kwentuhan. Yung sa lion naman, di ba? Daniel in the lion's den. Pagkatapos nun, puro prophecy na. Future prophecy. So, anyway, pupunta tayo doon. So, sana, especially young people, napansin ko sa inyo, sa gusto, part 2 tayo kanina eh. Pero gusto niyo yung Daniel, okay yan, sige. Sana nakikita niyo yung sarili niyo kay Daniel. Noong time na to, matanda na si Daniel. Kaya naaalala niyo yung kanyang kabataan. Kaya hindi siya nag-compromise. Nung bata siya, pagtanda niya, ganun pa rin siya. Sana ganun tayo. Yung ibang baptist na yan, kaya tinitira din natin, maayos ang umpisa. Ano nangyari? Compromise na, relax, relax na. Hindi na parang hindi na baptist, parang CCF na eh. Nakakabwisit. Nawawala yung ano, distinction ng baptist. Yung iba ngayon, yung ibang baptist, Calvinist na rin. Ano pa? Mga puro sosyala na rin, business-business. Kaya masama sa business, basta sa lugar lang, nasa lugar. So yun lang ha, sana maalala si Daniel bilang non-compromising, ginagamit ng Diyos, at matapang, at the same time, lumalagay sa tamang kalalagyan. Galing, di ba? So, ganun ang church natin sana. Amen? Okay, so, let's pray. Lord, maraming po salamat sa buhay ni Daniel. Di pa po tayo matapos sa kanya, but napakarami niya pong ginawa. Nakita namin nga yung katalinuang paano niya sinamahan, tulungan, Panginoon, to resolve doubt. Sabi po dito, gabing talino to, Lord, bet ito yung nanggagaling sa inyo. Nawa, ganun lang kami, Panginoon. Kung may mga, kung may mali kami skills, wisdom, Panginoon, di kami magyabang, bagus, Lord.
kayo po ang aming itaas dahil yung totoo ay ito yung nanggagaling sa inyo. So huwag kaming makalimot na ibigay ang glory sa inyo dahil kayo naman talaga. So huwag din kami gumaya sa mga nag-compromise na, mga parot, Panginoon, ng mga maling doctrine. Ang aming Bible, Lord, hindi namin iiwanan. So, bubabasa, Panginoon, kung ano yung kaya, dagdagan pa. Dahil ang nais namin, Panginoon, alamin yung kalooban at perform to in due season, Panginoon, especially mga kabataan. Maalala namin si Daniel bilang inspiration, Panginoon, sa paglilingkod at pagtupad ng inyong kalooban, Panginoon. At nakita din namin ang protection nyo, nakita namin sa Kanya. Makikita pa namin later, Panginoon. So, yun po ang aming desire, maglingkod lang ng tapat at umasa ng inyong blessing at protection, Panginoon. So, ilang po, Lord, malayan niyo po ang aming pagpatuloy next time, Panginoon Daniel. Kaya malalati. In Jesus' name we pray.